Well, 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 mga kapopong. Kumusta? Well, habang nagse-search kasi ako ng iba't ibang larawan o mga photos ni Your Dennis Ugas sa internet ay sa hindi inaasahan, ay bigla naman akong napunta dito sa article na ito na after ko naman mabasa ang lahat-lahat ng mga nakasulat dito, which is patungkol nga dito sa nakalaban ni Senator Manny na si Your Dennis Ugas, ay honestly mga kapopong na bigla akong nahabag sa aking sarili at na-realize ko na napakahirap pala ng pinagdaanan ni Ugas sa kanyang buhay na ang reality pala o ang katotohanan ay ang tunay pala na mas mayabang itong tatahi-tahimik na si Errol Spence. Well, siguro baka pati ikaw ay maiyak ka dito sa kwento ni Ugas, so wag na natin patagalin pa at simulan na natin. Well, siguro kung napanood mo ng buo yung laban ni Senator Manny dito kay Ugas noong isang araw, ay posibleng napansin mo rin na bakit yung lupang hinirang naman inawit. So, balit bakit yung national anthem ng Cuba, which is bansa ni Ugas, ay bakit naman hindi kinanta o bakit naman hindi pinatugtog? Well, ganito naman pala ang dahilan dyan. Noong mga panahon kasing official athlete pa itong si Ugas ng kanyang sariling bansang Cuba, ay totoong isa siya sa ipinanglalaban ng kanyang bansa para sa iba't ibang international competitions. Na ang isa na nga dito ay itong lumaban siya sa Beijing Olympics noong taong 2008. Subalit, ang na-discover ko naman dito, nasa rami-rami na mga gold medals meron itong si Ugas at kasama pa itong bronze medal na kanyang napanalunan sa Olympics, ay alam niyo bang hindi talaga masaya dito si Your Dennis Ugas? Yes mga kapopong, hindi siya masaya dito. Bakit? Well, ganito kasi yan. Actually, kahit kasi sa sobrang daming medals meron itong si Ugas, pero ang reality naman dito ay wala naman talaga siyang sapat na pera na nakukuha dito sa mga medalya na ito. Nasa rami ng mga medal na ito ay hindi naman nabago o umunlad ang kanyang buhay sa bansang Cuba. At dahil nga dito sa kalagayan ng buhay ni Your Dennis Ugas sa Cuba, which is talagang naghihirap siya sa sarili niyang bansa, ay alam niyo bang may isang bagay na sobrang desperado na gustong gawin itong si Ugas noon? Ano ito? Well, ito lang naman tumakas sa kanyang sariling bansa. Yes mga kapopong, gusto niyang makatakas sa kanyang sariling bansang Cuba. Pero kung bigla ka naman magtatanong sa akin ng... wait lang Teacher Popong. Bakit naman siya tatakas sa kanyang sariling bansang Cuba? Ano bang meron sa bansang yun? Actually, sobrang gandang katanungan yan. And also, correct me if I'm wrong, dahil ang bansang Cuba kasi isang komunistang bansa, which is parang North Korea nga at parang bansang China rin ang pamamalakad. Well, sa madaling kwento, ay totoong nagplano na talaga itong si Ugas na tumakas ng kanyang bansang Cuba. So, balit sa una, pangalawa at pangatlong attempt ni Ugas na makatakas o tumakas ng kanyang bansa, ay alam niyo bang nahuli siya ng mga otoridad sa Cuba? Na dahil nga sa pagkahuli niya na ito, ay ilang beses rin siya na ikinulong ng kanyang sariling gobyerno. Yes mga kapopong, ikinulong nga ng sariling gobyerno itong si Ugas. Na actually kung dito sa Pilipinas binibigyan pa natin ng milyong-milyong piso ang mga atleta na nakakakuha ng medal sa Olympics. So balit pagdating naman dito kay Your Dennis Ugas hindi naman niya ito na-experience at ang masakit pa dito ay ikinulong pa siya ng kanyang sariling gobyerno sa Cuba. Subalit, alam niyo bang hindi pa rin sumuko itong si Ugas dito sa plano niya na ito? At alam niyo ba ang kanyang kakaibang naisip upang makatakas ng kanyang bansa? Sumakay ba siya ng eroplano? Nope, hindi. Sumakay ba siya ng tren? Well, syempre hindi rin. Sumakay ba siya ng malalaking barko? Nope, hindi rin. Dahil ang kanyang ginawa gumamit lamang siya ng isang maliit na bangka upang ilang araw makabiyahe from Cuba hanggang Mexico. At ang sinabi pa nga niya dito ay akala niya na ito na ang kanyang katapusan dahil noong mga panahon na nasa gitna siya ng karagatan ay halos wala talaga siyang makita na puro tubig lamang at puro dagat lamang talaga. Which is nitong mga panahon na ito ay unti-unti na talagang nawawala ng pag-asa itong si Ugas na mabuhay pa. Subalit, luckily naman, na pagkalipas ng ilang araw sa dagat successfully naman at ligtas siyang nakarating ng Mexico. Well, noong mga panahon naman na nasa Mexico na siya, ay ginamit naman niya ang kanyang mga daladalang dokumento upang magtungo talaga sa tunay niyang destinasyon, which is walang iba kundi ang bansang Amerika, specifically sa Miami sa Florida. Pero para pala sa mga hindi nakakaalam, ay actually ang tulad kasi ni Your Dennis Ugas na tumatakas sa kanilang bansa na mga takas na tao galing sa mga komunistang bansa ay totoong tinutulungan o kinukup-kup talaga ng bansang Amerika, which is ang tawag sa kanila
mga defectors. Na siguro may idea ka na dito sa word na defector dahil ang ilang kasi mga North Korean na tumakas papuntang South Korea ay parang ganito exactly yung nangyari dito kay Ugas. Subalit kahit naman nakarating ng Amerika itong si Ugas, ay actually hindi pa dyan natatapos ang kanyang pagsubok. Na alam nyo ba na may pagkakataon na halos isang linggo ay puro apple pie na lamang sa McDonald's ang kanyang kinakain? Yes mga kapopong, puro apple pie na nga lang. Dahil doon kasi sa kanyang lugar ay ito lamang ang isa sa mga pagkain na pinakamurang pwedeng mabili doon sa kanyang lugar. Pero sa pagkakataon na ito ay hindi naman ulit sumuko itong si Ugas. Dahil since may napatunayan na ito sa boxing ay may ilang tao naman sa kanyang lugar ang tumulong sa kanya upang unti-unti siyang makilala sa mundo ng boxing. Na sa madaling kwento ay dito na nagsimula maging isang professional boxer itong si Ugas. While kung hindi naman siya tumakas sa kanyang bansang Cuba ay totoong baka hindi siya payagan ng kanyang gobyerno na maging isang professional boxer at maging isang amateur boxer lamang habang buhay upang magamit lamang siya ng kanyang gobyerno sa mga Olympics. Well, luckily naman ay nakatakas siya at nakapunta pa ng Amerika. Anyway, dahil naman dito sa ilang panalo niya sa Amerika ay pinilit naman ng mga tao na humawak sa kanya na mapansin itong si Ugas ng isa sa pinakakilalang boxing promoter sa Amerika, kundi itong owner ng top rank promotion na si Bob Arum. Na luckily naman dahil inaccept naman ito ni Bob Arum at dito na nagsimulang mabago ang buhay ni Ugas sa Amerika. Anyway, after several years naman pinakawalan din naman ni Bob Arum itong si Ugas at lumipat naman ito sa boxing promotion na mayroong pangalan na Premier Boxing Champions o PBC. Na itong boxing promotion naman na ito ang dahilan sa kung bakit naman nakalaban ni Ugas itong si Senator Manny. While anyway, dumako na tayo sa conclusion ng video na ito. At may isang bagay pa akong matinding ipapaalam sa inyo, ha? Alam niyo ba ang isa sa mga unang bagay na binili ni Ugas noong nakaipon ito ng pera sa Amerika? While ito lang naman ay walang iba kundi isang bahay upang hindi na raw siya mangupahan pa. At noong mga panahon naman na sobra-sobra na ang kanyang kinikita, ay dito ay nagdesisyon na rin siya na bumili ng super mamahal na mga luxury cars na mga bagay naman na hindi niya magagawa kung hindi siya tumakas ng kanyang bansa na Cuba. At ang pinaka-ikinahanga ko naman dito kay Ugas ay ang naging respeto niya dito kay Senator Manny na kahit every round na natatapos ang kanilang laban at sa tuwing nagkakatindigan ng mata itong dalawang boksingero na ito ay never mo namang nakita si Ugas na ng trash talk dito kay Senator Manny. Na actually kahit nga natapos na yung kanilang laban ay puro paghanga at respeto pa rin ang ipinapakita ni Ugas dito kay Senator Manny. Na kung saan naman mas mayabang pa itong mga post ni Errol Spence na alam naman natin na nagdahilan lamang itong umatras dahil natakot ito kay Senator Manny. Well, kay mga kapopong, ano masasabi nyo dito sa istorya ni Yordenis Ugas? Well, syempre gusto ko malaman yan, so i-comment lang ngayon sa baba, ito'y aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung may nalaman o natutunan ka sa video ito, mag-subscribe ka naman. At nandito na yung inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapopong, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video, ay i-comment lang ngayon sa baba. At muli ito yung teacher Popong na nagsasabing, Ti-amo!